Welcome to Bonus Round. Hello, good morning sa ating lahat. Gising ko lang, masarap matulog dahil malamig. Aking ilaw. Mamaya kunti, papakita ko sa inyo yung paano ang pagpo-pruning sa okra. Ano, at saka bakit nga ba kailangang i-pruning ang okra? Kaya kailangan i-pruning ang okra para dumami yung sanga at matulungan ang puno na magiging malusog at madaling lumaki.
ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpupruning? Ang pagpupruning ay pagtanggal ng ng mga dahon na hindi na kailangan sa puno. Pagtanggal ng mga matatandang sanga, maaaring ito ay patay na o maaaring papatay pa lang. Yan ang pagpupruning. Tara na. Ito yung okra ko. Ito, pwede nang pruning. Kahapon nag-pruning ako eh. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-pruning to. Kung tawagin ko dito, multi-Y pruning. Kasi pag nagsanga ito, marami. Multi-pruning. Ayan. Tanggalin ko yung talbos. Ayan. Mamaya na ako magdilig. Ayan, talbos. Ayan, pati yung bunga maliit. Ayan, ayan, ayan. Toto. Tanggalin ko yan. Ayan. 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 Tanggalin natin lahat yan. Ito yung bunga niya. May maliit ng bunga eh. Tatlong puno ito, no? Ayan. Ang lahat yan. Nalbusan ko. Dito marami ng bulaklak ko. Nakakaabala sa paglaki nito eh. Ayan. Huwag nyo isipin na madidilis yan. Hindi. Kasi pag nagtalbos yan, maraming magbubunga. Ayan na. Ito, transplanted din ito. Pinunla ko din sa pinunla ko din sa cup. Ayan. Lipat tayo dito. Ito magkalapit din kasi summer ngayon. Ayan. Totoo. Ayan. Magkalapit din sila. Ayan. 2.54 centimeter to. Equivalent to 1 inch. Pruning ulit. Ito, nung pang-apat na araw niya, after transplanted ko, dinilig ko ito ng urea. Kasi karanasan ko, urea lang ang inaabuno ko dito. Tinunaw ko yung urea ng 100 ml sa 16 liters na timba. Yun ang dinilig ko. Pagkatapos ng 5 araw, ayan, binigyan ko na siya ng urea uli. Pero siya, implant ko siya. Ibinaon ko sa paligid ng kanyang puno. Dito. No? 3 inches siya. 3 inches away ang layo niya sa puno. Kasi yung ugat niya dito na, malayo na. Ayan. Kunin natin, no? Multi-Y pruning, tawag ko yan. Ayan. Kasi magkakaroon na maraming talbos yan. Ayan, ha? Hala na. Malinis na. Susulpot naman yung sanga dito eh. Ayan, dyan. Dito. Lahat ng dahon niya. Ayan. Apat na linya lang ito eh. Magkatabi sila ng sitaw ko. Merong namatay na isa kasi nahagip ng blade ng tractor.
Ayan, isa lang namatay. Ayan, hanggang doon. Ano naman ito eh? Oh, lahat yan. Buhay. Hanggang doon. Katabi ng aking sita. Ayan naman yung aking ano, intercrop. Ayan, ayan, sa... Oh, malalaki na. Mataas na yung mga sitaw sa kamatis ko. Marami nang ang bulaklak yan eh. Hello, good morning sa ating lahat. Si Tata Openg na naman dito sa mini farm ko. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo itong resulta ng una kong pruning. No? Ngayon, 12 days na. Titignan natin anong resulta. Ipapakita ko sa inyo kung anong kagandahan. Ito na yung ano, resulta ng na-pruning. Oh, ayan, may talbos. Isa, dalawa. Ngayon, kung hindi na-pruning yan, wala ito, wala yon, hindi magpo-produce ng maraming production pag kukunti yung talbos. Kaya kailangan patalbusin muna natin para maraming mag-produce ng bunga. Katulad nito, oh, ayan. Ayan, oh. Marami, no? Oh. Dito, maaaring bandang uli, susulpot pa yung iba. Itong dalawang to, magpo-produce uli ng ano yan eh, talbos. Ayan. Pero yung pagpo-pruning, hindi natatapos sa isa hanggang pangalawang pruning. Continuous pruning tayo. Ito, pag hindi natin na-pruning, maring diretsong ganon, iisa yung magpo-produce ng bunga. Bandang huli kasi pag hindi na-pruning, no, diretso, nandun din yung sanga, pero hindi siya maganda. Malnourish yung kanyang sanga pag hindi natin na-pruning. Ngayon, ito papakita ko ngayon yung ano, yung hindi na-pruning. No, ito yung ukra ng kapatid ko. Hindi ito na pruning eh. Oh. Yan ang resulta. Ito yung pruweba. Ayan. Ang tagal bago ano, no? Ito naman yung diretso. No? Ayan, oh. Walang gaano production. Ngayon kung na pruning, maraming lalabas na talbos tulad nito. Ito, bandang huli na. Doon lumabas yung talbos. Pero matagal na panahon. Pero hindi akin to. Ito ay ano, tanim ng aking kapatid, yung ading ko. Kaya naman ganito, kasi marami siyang ginagawa. Busy yung aking ading. Malnourish pati yung kanyang dahon eh. Ito yung katunayan na ano, mahina ang production niya. May bunga siya pero ganito lang siya. Pati yung ano, diretso yun. Ayan. Ayan. No? Hindi siya productive, no? Pati ito, hindi productive eh. Ayan. Tsaka kulang sa alaga, kulang sa pataba. Ayan, ganyan ang resulta niyan. Ngayon, 12 days simula ng unang pruning, ano? Ipupruning na naman natin kasi kailangan niya, yo. May mga dahon na maliliit. Ito. Ayan, ipruning na natin kasi 12 days na. Ito yung ating puputulin. Ayan. Ayan, no. Ayan, putol. Pangalawa, ayan. Tulin natin to, no? Ayan. Dati niyang ano yun eh, dahon. Ngayon, kaya ko pinutol para ito lumaki. No, yung vitamins dito pupunta, hindi dito sa dahon. No, pati ito dito pupunta yung nutrients ng lupa. At hindi dito kasi malakas kumain din to eh. Ayan, dito din siya isa. Ayan. Tulin din natin to. No? Ayan, dati niyang ano to, dahon. Ito. Ayan.
Oh, di yung nutrients na kinain nito, dito na lang pupunta, pati ito. Itong isang to. Ayan, tatanggalin din natin. Kasi malakas, malakas kumain ng nutrients yan eh. Ayan oh. Oh, laki nito eh. Oh, di ito madaling lumaki. Ayan. Pati yung kanyang pagbunga mamaya, madami siyang ano, production. Ngayon itong mga dahon na ito, ilan to? 4, 5, no? Dito na lang. Dito na lang siya para kung ano, mabulok, magiging pataba pa niya. Hmm? Yung sarili niyang dahon, 'yun ang kanyang kinakain bandang huli, no? Dito lang. Summary tayo, no? After na na-transplant ang okra, kailan na ang unang pagpupruning nito? Kung kailan, pag mayroon ng 5 dahon, ayun, pruning na natin, tanggalin natin yung talbos, ano? Pati yung sanga niya may talbos na rin yun eh. Wag nating tatanggalin. Pag tanggal ng talbos, tanggalin din natin yung mga bunga. Sa bawat dahon may bunga yan eh. Tanggalin natin yun. Pagkatapos, pag natapos na yung unang pruning, kailan uli ang pangalawang pagpupruning? Ngayon, bilang tayo ng mga 12 days, doon gagawin yung pangalawang pagpupruning. Ngayon, may tatanong nyo marahil, magpupruning pa ba? Depende sa performance ng ating halaman. Kasi ang pagpupruning, ito naman ay non-stop pruning naman tayo eh. Kasi kung titigilan natin ang pagpupruning, titigil din yung magiging maraming production, no? Kaya pagmasdan natin maigi yung ating halaman, diagnose natin maigi. Hanggang dito muna tayo sa tungkol sa pagpupruning sa okra, at salamat sa inyong matiyagang panonood sa akin, ano? Sana nakapagbigay ako ng kahit na kapuranggit na kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng okra, no? Huwag kayong mawawala sa aking channel. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, sana subscribe naman ninyo yung aking channel, no? See you. Salamat sa inyo. Mag-ingat tayo.